Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. So continue to praise God for His goodness. Amen. Hallelujah. Amen. Shalom to everyone. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung pinakamataas na papuri, yung pinakamataas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Sige po, let us pray. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa oras na to, Panginoon. This is the day that you made, O God, sa Lord. Sa oras pong ito, Panginoon, we worship you, we glorify your name on high, O God. You deserve the highest praise, Panginoon, sa oras pong ito. At dinideklara po namin ang victory, O Diyos, sa aming gawain sa oras pong ito, dakilang Diyos. Maraming pong salamat, Lord God. We declare victory, Panginoon, sa lugar na ito. Ikaw lamang po ang siyang mapapurihan, mapasalamatan sa buhay po namin. Lord, salamat po, Panginoon. It is an opportunity to worship you, to glorify your name on high. And we recognize your goodness, Lord God. We recognize your power, Panginoon. We recognize your goodness, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang tinataas namin sa lugar na ito. Ang aming Diyos na tagapagligtas na si Jesus, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming salamat po dahil ikaw ang aming Diyos, O Lord God, na buhay, Lord God, sa oras pong ito, Panginoon. The kingdom of heaven is at hand, Lord God. Salamat po sa iyo ang pinakamataas na papuri. Basta salamat, O God, sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Praise God! Amen! Purihin ng Diyos sa umagang ito. Amen! Alam ko pong handa ng magpuri ang bawat isa dahil sa ginawa ng Diyos. Amen! For all that He has done for us. He died for our sins. He lived for us. Amen! Hallelujah! Come on! Let's continue to worship God. Give praise to Him. Hallelujah! Cause you came in from the everlasting to the world we live, Father's only Son. Cause you came here. Cause you came in from the everlasting to the world we live, Father's only Son. Hallelujah.
Praise
cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. We sing! My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Say, praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing. As long as I'm breathing. I got the reason to praise the Lord of my soul. Say, praise the Lord of my soul. We sing our praise. I praise when I feel it. Praise when I don't. I praise cause I know. I praise cause you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. Come on, we sing this. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, come on. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, say. Praise the Lord, oh my soul. Don't lift up your hands to God. Praise your name, Lord. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Say, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Sing praise! Praise the Lord, oh my soul. Come on, lift up your hands to God. Thank you, Jesus. Hey.
our voice and say, let everything God has spread, praise the Lord, praise the Lord. Say, let everything God has spread, God has spread, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything God has spread, praise the Lord, praise the Lord. Let everything, let everything God has spread, God has spread, praise the Lord, praise the Lord. Belongs to you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise your name. We're gonna praise your name, Lord. Hallelujah. All the glory belongs to you. Thank you, Jesus. Praise your name, Jesus. Thank you, Jesus. Allow the Holy Spirit to commune. Allow the Holy Spirit to move. Allow the Holy Spirit to speak right now. Let's continue to acknowledge His presence. Continue to allow Him to manifest His power to us. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, continue to move. Continue to manifest yourself to us. That your presence be with us today. Thank you, Lord. Praise your name. Sige po, manatili tayo sa presensya ng Diyos. Hayaan po natin kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Years ago, the truth was revealed to us. In the beginning, the Word was in God. The Word was with God, and the Word became flesh. Prophet Isaiah prophesied that this Messiah will be called Emmanuel, that He is with us, and He is for us, that through His death, mankind will be saved. Through His death, sickness and diseases are healed. All through His death, curse will be broken. Curse is broken. The veil was torn. And He has the most beautiful name of all. And His name is Jesus. The name of Jesus Christ.
beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name. It was great, your love was greater. Who, what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name. It was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Sing. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing comes. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Thank you, Lord. Now and forever, God, you reign.
Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. Say, the name of Jesus. Nothing can stand. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Your name is powerful. Your name is beautiful. Your name is wonderful, Jesus. Lord, it's all about you today. It's all about your greatness. It's all about your goodness. It's all about what you have done for us, Lord. It's all about you. Not our needs, not our problems. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Now, as the Holy Spirit commune to us, Lord God, let your name be glorified and let your name be exalted in our lives. As the Holy Spirit continue to move and manifest his power, Jesus, let your name be exalted in this place. You have the most wonderful name ever created. You are the truth, the way, and the life. And no one comes to the Father except through you. There's only one way. Through you, there's only one truth. And that is the truth that we are upholding right now. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Sing. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yeah.
the glory and honor and praise. Yes, in Jesus' name we pray. Amen and amen. You are all blessed, church. Amen. A lovely morning po sa ating lahat. Uy, may pa-spotlight. May pa-spotlight, Ate Van. So, yun na nga po. Bago po tayo dumako sa ating announcement, syempre, alam naman po natin na ang February is a love month. And we know na every day is nandun pa din yung love ng Panginoon. And bago tayo dumako sa ating announcement, meron muna po tayong i-welcome. So, let's welcome si Ate Marilyn po from San Juan Baño. Siya po ay invite ni Ma'am Shi. Ayan, hello po. I-welcome naman po natin siya. Ayan, welcome po Ate Marilyn. Ayan. Yes, welcome na welcome po kayo dito Ate Marilyn. Ayan, so for our announcement po, so for our announcement po is magkakaroon po tayo ng leaders meeting. So lahat po ng mga ministry heads, assistant leaders, and maging yung mga RRF leaders is magkakaroon po tayo ng meeting after the main service. So yun lamang po. Dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Amen. Good morning po. Okay, so right before po tayo mag-proceed sa word, so I just want to share a little bit about our mga ikapu. Amen. Sino na po dito yung excited pag Sunday kasi magbibigay siya para sa Diyos? Taas talaga ng boses ni Papsi. Yan yung gusto ko. Alam niyo po, napansin ko lang, no? Kung i-observe natin yung mga baby, ay halimbawa, yung mga edad ni Levi, yung mga pinapadede pa. Wait lang, hinihingal ako. Sabi ko kay Bear, sandali lang. Okay. Kung i-observe po natin yung mga baby na pinadede, battle fed. Kung umiyak yung mga yan, halimbawa, gutom sila, whenever they cry, wagas. Yung bang parang wala nang bukas. Yung bang kung umiyak sila as in all in. Pero pinadede lang sila 3 hours ago. Hindi totoo ah. 3 hours ago, they were bottle fed and yet when they are hungry, pag gutom sila, pag umiyak, akala mo, napabayaan. Do you ba napansin yun? Ganun ang mga baby. Probably, we can say na hindi pa kasi nila naiintindihan eh. Tama. Alam niyo po ba napansin ko? Minsan, ganun tayo sa Diyos. No? He fed us every day. Ginigising ka niya araw-araw. No? Nang may hininga. Kahit panis. No? There was never a moment in your life where you never ate sa loob ng isang araw.
And yet when you cry out to God, para kang bata. Para tayong bata na never tayong pinakain, never kang pinotektahan, never kang pinagaling ng Diyos. Aray ko po. At ito yung nakakatuwa, ito yung nakakatuwa. Habang, di ba, umiyak yung baby, ngayon kakargahin ni mami, tapos pupunta sa kusina. Oh, wait lang ha, pagtitimpla kita ng gatas. Habang pinagtitimpla ng gatas, sumasayaw-sayaw, karga-karga yung baby. Yung baby, nakikita niya yung nanay niya, at that moment, tinitimpla na yung gatas, pero iyak pa rin ng iyak. E tayo, alam mong may ginagawa ang Diyos, anong iniiyak mo? Alam mong may pagpapala ang Diyos na nakalaan para sa iyo. And yet, when we complain, no? Ang complain po ganito, kapag nagreklamo tayo sa Diyos, ganito, Lord, wala ang ginagawa. Sabi mo, bless mo ako. Pero bakit ganito pa rin? No? The baby is watching her mom as she's preparing the milk. Ang Diyos may ginagawa. You don't need to know, you don't need to see it, you don't need to understand. Basta ang Diyos may ginagawa. Alam ko po na hindi naman madali ang buhay, no? Wala naman, kaya nga nandito pa tayo sa lupa because everything is not easy. Kung gusto niyo pong mapadali lahat, gusto niyo na po bang kunin na kayo ni Lord? No, since nandito pa tayo sa salibutan, and it's understandable that life is hard and life is very challenging. No? No matter the trial, yung mga sitwasyon mo sa buhay, yung sakit, no? I know it can be heavy and hard, but ang gusto ng Diyos, in spite of all whatever's happening in our lives, is for you to trust Him. Stop complaining and start trusting. Amen. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 26 to 27, look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Ang sabi ng Diyos, pagmasdan niyo yung mga ibon sa kalangitan. Nagtatrabaho ba sila? Meron ba silang OT every day? Meron ba silang mga employer? Do they study? No. And yet, ang Panginoong Diyos pinapakain niya every day. Ikaw pa kaya na nilalang niya according to His image and likeness. So, pihit-pihit mga kapatid. No? Sabi dito, ang mga Kristiyano na takot sa pagbibigay, yung mga alangan, they have major trust issues sa mga buhay nila. Ibig sabihin po nun, when you are hesitant to give, mahirap sa'yo ang magtiwala kasi feeling mo, wala nang bukas. Wala nang paparating. Hindi totoo? Pero wala niyan dito, alam ko. No? We understood, and every Sunday, laging pinapaalala sa atin ng preachers, when you give not because you want to be blessed. We give because you want to be part ng ministry ng Panginoon. We want, so there will be food in my house, ang sabi ng Biblia. Alam niyo po ba, nakakalungkot, ibang mga churches, no? Nagareklamo yung mga members, ganyan, di ako nag-grow, hindi ko na-feel yung presence ni Lord. Ang tanong ko muna, anong epekto nun? Anong connect nung tithes mo? Anong connect nung pagtatithes sa pag-grow spiritual? Dahil hindi ka nagtatithes, yung pastor mo, imbis na mag-focus sa pagpapananalangin, pag-ministeryo, ayun, nandun sa talyer kung ano-ano kinakalikot para lang may pambuhay sa pamilya nila. And I'm not saying this because I'm a pastor's son. No? I'm telling you this. If you want to is also equivalent sa pagbibigay. Because giving is an act of obedience to the Lord. We give not because we want to be blessed, but because we want to obey the commandments of the Lord na ibigay yung nararapat para sa Kanya. Amen. And when you give, alam niyo po, sino dito yung mga taong bless? Daming bless ah. Pero we're working on it. Meron ng pagbabago.
Pero ito po yung gusto kong matutunan ng mga kabataan sa mga kamagulangan kung paano yung taos pusong pagbibigay. No? Yung kahit ang offering mo is 1,217 pesos and 30 centavos. Eksakto. That's okay. Actually, natutuwa ako pag nakakita ako ng ganun. Kasi talagang kinumpute niya kung ano yung para sa Panginoon. No? Amen. Are you ready to give? Sige po, hawakan natin yung mga ano na yan. This next week, merong gagawin ng finance. No? Maglalagay sila ng QR code dito for GCash. Di ba? Pag pupunta ka dito, you give. Dadala-dala mo yung cellphone mo. Scan. High-tech na, no? High-tech. So, ayan yung susunod siguro makita nating changes dyan sa basket. Sige po, tumayo tayong lahat. Panalangin natin yung mga kaloob natin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga puso. Once again, nahanda magbigay para sa iyong ministeryo. We give not because you want to bless us, but because we are blessed. Kami pinagpala mo na at narapat lamang, Panginoon, na ibalik namin kung ano ang nararapat para sa iyo. So there may be food in your house. It will be used, Lord, sa iyong ministeryo para mas marami pang kaluluwa ang ma-reach out ng aming iglesia, Panginoon. Maraming salamat. Lord, I declare kingdom provision, kingdom abundance in each and every one of us. In the name of Jesus, we pray. And everybody will say, Amen. Sige po. Okay. Are you ready for the word? Ako excited ako. Excited ako sa ano, sa topic natin today. I felt like itong topic na to is very seasonal. It's very appropriate sa pinagdadaanan ng church. No? So, magpapauna na po ako. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magkakabukol. No, seriously, I felt like we need to address this in our church. Especially, prophetic word is unleash. No, you cannot unleash your potential unless you change something in your life. Unleashing someone's potential is also equivalent sa pagbabago. And eto, di ba, hindi nyo pa napapansin, ang daming nagkaroon ng sakit. Pabago-bago ang panahon. Kasi hindi kayo mag-adapt ng katawan dun sa sudden change ng temperature. So I'm sharing this so our congregation can be prepared sa magiging pagbabago dito sa church this 2024. Actually, very excited ako dun sa prophetic word eh, unleash. Kasi I believe that this church, isa sa mga gift niya is yung pag-equip ng mga individuals from nothing into something. And for today, I would like to share about ang topic, ang title po ng ating mensahe is season shift. Anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin ng season shift is pagbabago ng panahon. Amen. Are you ready? Sabi po sa Deuteronomy chapter 32 verse 11. As an eagle stirs up its nest, hovers over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. So dito po sa talata na to, parang dinescribe, no, yung nature ng pagiging ng isang agila. Alam niyo po ba, when a mother eagle, kapag yung nanay na agila nanganak siya, nangitlog siya, no, syempre mapipisa yon. Before siya mangitlog, ang gagawin ng mother eagle is she will gather feathers and leaves, and then gagawin niya, ilalagay niya yon doon sa nest. Doon sa pugad niya. Nandiyan pa po ba kayo? Dito po kayo tumingin. Ayan, ulitin ko ha. Kapag before mangitlog ang mother eagle, ang gagawin niya, mag-gather siya ng mga, siguro yung mga feathers na lalaglag, mga leaves, and then ang gagawin niya, ipapatong, ilalagay niya yun doon sa mismong pugad niya para pag napisa yung mga itlog, komportable yung mga babies niya. And I think that's a maternal instinct. Lahat ng parents, yan ang gusto para sa kanilang mga anak. Yung maging komportable, no? Bago dumating yung panganay mo, nag-prepare ka, naghanda ka kasi gusto mo paglabas niya
okay yung environment. That's same for an eagle. At the same time, no, dahil hindi pa kaya ng mga babies na kumain na mag-hunt para makakain sila, ang gagawin ni Mother Eagle is she will hunt for her babies. And then she will eventually dadalhin niya yung na-hunt niya and then siya mismo magpapakain sa mga bata, sa mga baby eagles. But there's always a point in time where those baby eagles will mature. No? At alam niyo anong gagawin ng Mother Eagle? Aalisin niya na yung feathers, aalisin niya na yung mga leaves dun sa pugad. So, ang mangyayari ngayon, yung mga sanga, yung mga tinik na galing dun sa ano ng puno, ipopok yung mga baby eagles, yung mga tusok lang. No? When they are matured, no? Hindi yung malaking-malaki, pero yung enough, parang toddler or a kid. No? So, ang mga baby eagles ngayon, so magre-reklamo na eh, bakit mo inalis yung ano? Masakit. Di ba? And these baby eagles, ayaw nilang umalis sa nest kasi sobrang komportable. That's why there are people na 35 years old na pero nasa mga parents pa rin nila. Because it's comfortable. Amen. Can I hear an amen? Nagsisimula pa lang po ako, ha? No? So ngayon, etong gagawin ni Mother Eagle. Ang gagawin niya, kukunin niya yung mga baby niya, and then ipapatong niya sa pakpak and then lilipad siya ng sobrang taas. Pagdating niya sa height na na-reach niya, ilalaglag niya ngayon yung mga babies niya. No? And then, kapag malapit na silang lumagapak sa lupa, bigla niyang sasaluhin. No? Alam niyo po ba ang eagle, mas mabilis ang paglipad niya kaysa sa pagbagsak niya. That's why they are capable of, ano yun, yung uunahan pa nila yung nalalaglag na babies pababa. And then they will repeat that paulit-ulit. The goal ng Mother Eagle is hindi para parusahan yung mga babies niya. The goal of the Mother Eagle is para ma-activate yung pakpak ng mga babies. Amen. Naintindihan niyo po? But see, yung mga eagles, hindi sila kinilalang ng Diyos to stay, manatili doon sa on their mother's wings. They are created to fly and soar in the sky. Alam niyo po, sometimes we get comfortable in our lives, in our situation kasi maraming nilagay na feathers ang Panginoon. Mga leaves ang Panginoon sa pinagsistayan natin. We feel comfortable. The Lord provided for us, no? Pinapakain niya tayo. We are so comfortable and we don't want to leave the nest. Do you want your potential to be unleashed? Leave your nest. You are not created to stay within the nest. You are created to soar in the sky. And just like the baby eagles, no? Tinanggal ni mama yung ano, yung mga yung feathers, yung leaves, and yet those siguro I wonder kung anong nasa isip ng mga baby eagles nung natutusok na sila, nung nahihirapan na sila. Somehow we are like that. When we are so comfortable and yet a specific situation in our lives may biglang dadating and yet we feel uncomfortable kasi hindi natin inaasahan. Nasanay tayo sa madali, nasanay tayo sa komportable, nasanay tayo sa provided ng lahat. Parang tanong natin, Lord, why did you take the feathers out? Nagsaserve ako sa iyo, ah. Naglilingkod ako sa church. Regular ako sa RRF. Bakit inalis mo ako doon sa komportableng sitwasyon? No? We go for a short season of God's favor in our lives. Pero kapag dumating na dun sa point na nahihirapan ka na, no? And ito yung mahirap eh. No, dahil siguro tao tayo, nilalang tayo with emotions. Whenever we decide, whenever we complain, we always base our complaints, our reasoning dun sa kung ano yung nararamdaman mo. Mahirap. No? And yet, just like the mother eagle,
Nilagay ka ng Lord sa ganong klaseng sitwasyon because the Lord wants to train you. He wants to train you to live by faith by once dropping you. No? And pag sinabi kong forget, siguro, ang feeling ng mga baby eagles, nilaglag sila na, eh, akalingwa na ako, mako. No? Feeling mo nakalimutan ka ng Diyos kapag bigla kang naka-experience ng ganong klaseng sitwasyon. But the truth is, He wants to train you and live by faith by once dropping us. At when I say He forgets us, ibig sabihin, whenever we stop feeling His presence, alam niyo po ba, mayroong pagkakataon sa buhay ng isang Kristiyano where kahit mag-pray ka ng mag-pray, magbasa ka ng Bible, walang pumapasok. Tawag doon spiritual dryness. We try to seek the Lord, pero wala tayong maramdaman. We try to open our Bibles, we read kalahati ng Bible, pero bakit walang nagre-rema, walang pangungusap, no? There is a point in our lives as Christians na dadating tayo sa mga ganong klaseng sitwasyon. But the ultimate goal is that your Christian life is not supposed to be live in a nest. Unang-una, ang sabi ng Bible, hinalintulad tayo sa isang agila. Hindi po sa manok. Lalong-lalo naman hindi sa itik. Tingnan mo yung katabi mo kung puta, may glupa ng chicken joy yan. May glupa yung ano. You are not a chicken. You are an eagle. Sabi mo sa katabi mo, you are an eagle. Alam nyo, feeling ko, lahat ng manok nangangarap lumipad. Sino ba namang ibon ang ayaw lumipad, di ba? Pero kahit anong class, kahit ilang schools ang pasukin ng manok, kahit saang school siya mag-enroll, kahit ilang prophetic word ang ma-receive ng manok, ang manok ay manok. Hindi yan kaya lumipad. Pero ang eagle, nung nilalang sila ng Panginoon, kasama sa DNA ng eagle ang paglipad at pag-soar ng napakataas. And the Lord is an eagle and He makes eaglets. Sabi ng Lord, nilalang tayo according sa kanyang wangis. Image and likeness. So kung agila ang Diyos, baby eagle pala ako. That's why the same way a mother eagle trains his child is the same way how sometimes the Lord wants us to live by faith by dropping us and catching us when we fall. Ito malupit. The Lord is faster than your fall. Mas mabilis ang pagsalo ng Diyos kesa sa pagbagsak mo. Amen. That's why today, I want to share 5 points. No, if one of these or if most of these points na babanggitin ko ay na-experience ninyo, isa lang ang ibig sabihin nun. Merong paparating na season sa iyong buhay. Our season change nung nawala si Pastor Freddy, no? Mamaya, I will go into, elaborate ko yan. But for today, ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 2, tinan nyo po ito, Ang sabi ng Bible, Moses, my servant is dead. Moses, my servant is dead. Si Moses po ang namatay. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people to the land which I am giving to them, the children of Israel. Now, kinakausap ng Diyos si Joshua kasi namatay na si Moses. Moses never have entered the promised land. Nagkapasok ang Israelites sa promised land, na-conquer nila ang promised land nung panahon ni Joshua. And then, Joshua chapter 1 verse 8 to 9, sabi dito, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. One of the signs that you are in a season shift, no,
is when people live your life. Isa sa mga palatandaan, I'm not saying it's 100% accurate, but isa sa mga signs that your season is, inililipat ka ng Panginoon sa isang panibagong panahon, is merong mga taong aalis sa buhay mo. Alam niyo po yung mga feathers and yung mga leaves na nandun sa nest na inalis ni Mother Eagle. Those represents your friends, sometimes family members, or a partner na nakasama mo ng matagal na panahon. Or it could be even a ministry, no? Or even someone in the church. Our church have experienced a shift 3-4 years ago when those people left us. Amen? Totoo? And then, ano nangyari? I thought yung mga kasama natin before, ako alam ko sila yung kasama natin nung dumating ng Diyos. Yun yung nasa isip ko. But then, tingnan mo, iba mag-isip talaga si Lord eh. No? One of the signs where you are being put into a new season is when people leave your life. Ang gusto ko pong maging encouragement sa atin, no? Kasi pag parang iniwan ako, pag may mga tao umaalis, malungkot tayo. And it's somewhat discouraging. But I want to encourage you, kapatid, that sometimes God Himself transitions people out of your life because He's getting us ready for a new season. The Bible said, Moses died. So, ibig sabihin ba, na-stop na yung pangako ng Panginoon sa mga Israelites dahil namatay si Moses? No. And the Lord came to Joshua, ang sabi ng Bible, and said, Joshua, my servant Moses is dead, now enter the promised land. If somebody left your life, or maybe somebody has said, I'm cutting this relationship. No? Kung ano ang meron tayo before. It can be a parenta, or a family, friends, or even at the church, sabi. No? And sometimes, we encounter these people leave curses, declare curses, eh, huwag yung alako. Hindi ka mabubuhay nang wala ako. That's curse. And I want to tell you something. Unang-una, I cancel the curse in Jesus' name. God's favor and blessing is not connected to those people na umalis sa buhay mo. Connected ang pagpapala, ang pabor ng Diyos sa'yo, hindi sa mga taong umalis. Can I hear an amen? Ang sabi ng Lord kay Joshua, Joshua, wherever you go, I'm with you. Hindi sinabi niya, wherever Moses went, nandun ako. Kasi, hindi connected ang pangako, ang provision, ang pagpapala ng Panginoon dun sa mga taong nawala. When Pastor Freddy died, hindi ko sinasabing we're grateful na nawala si Pastor Freddy. Ha? But if that didn't happen, walang pastor at siya, walang Pastor Jing. I don't think silang dalawa magiging pastor. You know why? Kasi si Pastor Freddy parang siya yung saklay namin eh. Yung yung lahat ng bigat, lahat ng decision sa buhay, siya lahat talaga gumagawa. And yet pinalo kami ng Diyos, tinuruan kami ng Diyos, stand up on your own. And when my father died, na-stop ba yung provision ng Panginoon dahil wala na yung padre de familia? No. Dunoble pa nga eh. Tumriple pa nga eh. Why? Because we are being shifted to a new season. Yes, mahirap na wala na yung mga taong yan na mahal natin, pinagkatiwalaan natin,
nasamahan tayo ng napakahabang panahon. But we need to understand that if you want your life to change, this certain areas ng buhay kailangan mangyari sa ayaw mo at sa gusto. Sabi dito, God doesn't attach himself to people that left you. He attaches himself to you. And actually, this is an encouragement sa atin kasi if sometimes people will leave, it does not mean that God left or yung my destiny left. No? It simply means that God either removed the scaffolding. Alam niyo po yung pag nagtatayo na ng bahay, yung mga tinatayong scaffolding, no? Kasi para may tutungtuan sila. No? Ang Panginoon, inalis na yung scaffolding kasi naitayo na yung pader. Nanan may pa ito. Some people come for a season, and some come for a reason, and some come for a lifetime. Sometimes, God removes people that are good because He's about to bring people that are great. These good people na nakasama natin before or nakasama mo in your life, those people are not great for you. Masyado ang matapang magsalita, Sam. These people are not great for you. They were great for someone else, but not for you. And God, when God transitioned these people out of your life, He will replace those people that are greater na fit dun sa season mo. Think of the disciples. Think of the disciples, ha? Kasama nila ang Panginoong Jesus face to face. Flesh in flesh. Kahit anong oras sila gustong kausapin ng Diyos, pwede. But they never accomplish yung plano ng Diyos sa buhay nila until Jesus left them. And then sabi niya, it's better that I leave because I will send someone just like me. So hindi nila na-experience na nandyan ang Jesus in flesh and the Holy Spirit at the same time. Ang sabi ng Panginoon, kailangan kong umalis. I need to leave kasi ang plano ko sa inyo is this. These people need to live your life because my plan for you is this. But let me tell you, not every person that leaves are bad. Poto, masyadong bitter. Masakit. No, not every person that leaves are bad. Sometimes, hindi lang sila fit doon sa season na meron ka. At para mag-work ang plano ng Panginoon, kailangan mabuo niya yung mga taong kukumpleto doon. That's why He will transition you out of that relationship whether you like it or not. So, sinasabi ko po to para maging dahilan niyo. Sige, Sam, sino gusto mong tanggalin sa buhay ko? No, hindi po yun ang purpose. Ang sinasabi ko lang, if somebody chooses to leave, don't run after them. When they leave, huwag niyo silang habulin. Let them go. Can I hear an amen? Andyan pa ba kayo? If you have experienced this lately, no? Somebody left your life, no? Siyempre, nalungkot ka, na-discourage ka, nasaktan ka, you feel so broken kasi nakadepende ka dito sa tao na to. But let me tell you something. I want to encourage you today, pick yourself up. Bumangon ka, kapatid. There is a friend that sticks closer than a brother. His name is Jesus. Develop a relationship with God, lean on Him, and step into your new season. You need to advance forward. Advance forward. Walang atras. Amen. That's point number one. People will live your life. Point number two is the removing of the mana. Aliway po yung mana. Aliway po itong pachemeteng ikai, yung matatanggap mo, no? Hindi po yun yung mana. Mana, double N, is something like parang oatmeal na parang oatmeal. So during the Israelites' time, no, the Lord
provided for them by every morning pagkagising nila, merong mga nalaglag na oatmeal. Imagine niyo. And then, kukunin nila yon. And yun ang magsusustain sa kanila for 40 years. Okay? So, what was manna? Manna is the temporary provision of God. But that's not the promise. Amen? Manna is only temporary. Hindi manna ang pinangako ng Diyos kay Abraham. Amen? Ang promise ng Panginoon kay Abraham is milk and honey. Mga houses that they didn't build, vineyards they didn't plant, and land, the cities they didn't even build. Yan ang pangako ng Diyos kay Abraham, hindi manna. And one of the promises of the Lord is that He wants to provide for us financially. Financially, ah. Financially. But please understand that God's dream for you is not so you make it. God's dream for you is that so you prosper. Ang pangarap ng Panginoon sa iyo, hindi yung sapat lang, ang eksakto yung magagamit mo or pagkukuhanan mo every single day. Ang pangako, ang gusto ng Diyos sa iyo, mas mag-prosper ka, kapatid. So, for 40 years, no? Ganun ang nagiging cycle ng buhay ng mga Israelites doon sa ilang. Every day, mag-i-bless sila ng Panginoon by making this manna fall out of the sky, which is supernatural, no? Wala na kumang siguro ng akit oatmeal, mumuran oatmeal. Or nabalita na, uy, umulan ng oatmeal, no? For 40 years, ha? For 40 years, ito yung kinakain lagi ng mga Israelites, and the Lord would provide for them for the whole 40 years na nandun sila sa ilang. And yet, ang sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, enter the promised land. And then, manna stopped showing up. Anong ibig sabihin nun? No? Nasa ilang sila, andyan yung manna, pero nung pagpasok nila sa promised land, na-stop yung provision ng Panginoon. Temporary provision ng Panginoon. What does that mean? This wasn't because God was punishing them. It was because God was pushing them into a new season where now they will eat the produce of the land. Hindi naman ang gustong pakainin ng Panginoon sa kanila. Kung ano yung dinatnan nila doon sa lupain nila, yun ang gusto ng Diyos na i-consume nila every single day. Sabi ng Panginoon, pangako ko sa iyo, Abraham, houses that you didn't build, mga halaman na hindi ikaw nagtanim, pero ikaw ang aani. That's part of the promise. Sinong may gusto ng ganon? There are women and men sitting here. No? Maybe before or right now, you are receiving a vision from the Lord na mag-set, put up ng business. No? Wala, ang kulang na lang pera. Ang dali naman pala ng problema mo, kapatid. No? May idea na, meron ng marketing plan. Isa lang kulang, Sam. Pera lang. No? Ito yung ini-impart sa atin ng Panginoon. Not just businesses, but something that will elevate your lives financially. Hindi ko alam kung ano yon, kasi it's just between you and the Lord. Eh. No? For now, meron din naman ilan sa inyo, I'm okay right now. Hindi kulang, hindi rin naman ganun sobra. Just lang. No? Meron ako naiipon kahit papano para sa retirement ko. Or meron ako naiipon for future emergencies. I'm okay. Let me tell you, kapatid, right now you are eating manna. You are being blessed by God. You are being provided by the Lord every day. And you're experiencing the job you have is a miracle. It's an answer from God. Diba? May mga parang accomplishments sa sarili natin na hindi ko natanggap itong trabaho na to na meron ako is a blessing from the Lord. Galing sa Diyos to. It's okay. My life is okay. Why? Because
Kung ano man yung meron ko ngayong trabaho, it puts food on my table. It provides for my children. My situation is okay. And there are others na nasa ibang klaseng panahon, no? How does that happen? May magandang trabaho mo and then suddenly, you lose your job. I'm okay, Sam. Okay na tong buhay ko na to ngayon. And yet, tatransition tayo ng Panginoon. Biglaan, mapapansin mo lang, wala kang trabaho. Isa ka dun sa mga tinanggal. No? I'm here to remind you, kapatid. Whatever that job or that opportunity na nawala, it was never part of God's dream for you. It was part of God's provision and miracle, but it was not part of God's promise and your destiny. Now again, hindi ko po kayo na-encourage na iwan ninyo yung mga trabaho ninyo ngayon, no? Puta bukas, mag-resign kayo. That's not my point. My goal today is to encourage you to dream bigger than your current job. Gusto mo ba hanggang sa matapos yung hanggang dumating sa ang Panginoong Diyos? Ano? Na ano yun? Namamasukan ka? Kung po pwede naman palang ikaw yung boss? God's calling and blessing for you is not just for you to pay for your bills, but for you to provide for other people. Sino may gusto ng ganung klaseng blessing? Yung blessing ko, nasishare ko sa iba, hindi lang sa pamilya ko. At alam nyo, pag ganun ang mindset mo, you give to the poor, you help people, you help the church, wala nang ibang choice ang Panginoon kundi pagpalain ka. Kasi nakikita niya, nagagamit ka eh. Nabibless yung iba dahil sa iyo eh. So ano pang choice ng Diyos? Kung ako ang Diyos, wala na akong, kaya lang hindi ako Diyos. God's dream for you is that one day you will have people working for you. And you will provide for their families by keeping them employed. Ano mo yung mindset? Parang imposible yan, Sam, ha? Alam niyo po, pag sa ibang bansa ako sinabi, magre-react sila. Pero mindset kasi ng mga Pinoy eh. Ako magiging boss? Ako ako yung magkakaroon ng tao and then magpapasahod ako, I will provide for their families. That's impossible. Mindset, Filipino mindset again. But see, isa sa mga ayaw ng demonyo, isa sa mga ayaw ng diablo is yung magkaroon ng pera yung mga Kristiyano. Kabaliktaran, alam niyo po before, merong mga katuruan kasi na kapag marami kang pera, greedy ka. No? Parang materialistic ka, ganito ganyan. But no. One of the things that the enemy doesn't want you to have is money. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag ang mga Kristiyano ang nagkaroon ng pera, no? They will start businesses. And when they start businesses, they will employ people. And when they employ people, they help people provide for their needs. And when they have overflow, pag sobra-sobra na yung natatanggap nila, they will sponsor kingdom purposes and kingdom finances. They will help orphanages. They will help people that are in need. They will help the poor. They will help build centers for God. And they will sponsor kingdom projects. Kaya ayaw na ayaw niya magkaroon ka ng pera. Ikaw naman, okay. Alam mo kung sino ang gusto ng diablo na yumaman? Mga drug dealers. Yung pwedeng sumira ng buhay ng iba. But not you. Ikaw na anak ng Diyos. Ayaw na ayaw niyang nagsasawa ka ng kakabilang. Kasi alam niya, dahil blessed ka, you will sponsor the work of the Lord in your church, in your ministry, at maraming kaluluwa ang marireach out dahil sa pagbibigay mo. Do not be surprised if one day God will remove manna in your life. Ibig sabihin, you are being transitioned to a new season where you're no longer the employee, you're the boss.
Sabi ng Psalm verse 23, the Bible says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ibig sabihin ng I shall not want, I shall not lack. Hindi ako magkukulangan. That's the stage of provision. And if when God provides for you, and I believe God provides for us, the job I have is God's provision. Yung trabaho na meron ako ngayon, provision niya ng Panginoon. Kahit gaano ka pa katalino, you will never get that job kung hindi dahil sa Panginoon, kapatid. Because God provided for you, that job is just your resource. God is your source. Kaya kahit mawalan ka ng trabaho, as long na connected ka sa source, you will never, sabi dito, I shall not want. Can I hear an amen? Sabi, ang ganda, no? The Lord is my shepherd, I shall not want. And yet, verse 4, basahin natin yung verse 4. Verse 4 hit, sabi niyan, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod, your staff, they comfort me." Parang, ano nangyari? No? Sabi mo, Lord, you will provide for me. Sabi mo, Lord, that job that I got is a provision from you. And yet, bakit isa ako dun sa mga natanggal? Tatlo lang kayo sa kumpanya, isa ka pa dun sa natanggal, ne? Ani. No? Tatlo na nga lang kayo, ikaw pa yung natanggal. You have 33.33 ads of keeping your job, pero ikaw pa yung natanggal, no? But ganon, Lord, sabi mo, you will provide for me. "Though I walk through the valley of the shadow of death." Ang sabi dito, sometimes, and whenever we experience things that are, unpredictable, kagaya nun, nawalan ka ng trabaho, nawalan trabaho yung asawa mo, yung mga anak mo, may mga gastusin sa school, hindi mo alam sa mukukunin, no? Sometimes you feel like, ina-attack ako ng diablo. There is an attack. Kapatid, minsan hindi attack yan, minsan shift in season. Sabi dito, "Where I walk through the valley." Walk. Sabi niya, walk. Hindi niya sinabing live. Hindi niya sinabing stay. Hindi niya sinabing permanent. Ang sabi, "Though I walk through the valley of the shadow of death." Ibig sabihin, yung mga pagsubok sa buhay, yung kakulangan, yung mga pagkakataon na discouraged ka, yung mga pagkakataon na malungkot ka, depressed ka, or stressed ka, it's just temporary. "Though I walk through the valley of the shadow of death," sabi ng Psalm 23, sabi, ibig sabihin, this is going to be temporary. Not only provision, hindi lang provision ng Diyos ang temporary. Okay? But poverty is also temporary. That means, you can look into your future. Alam nyo, ito isa sa mga dahilan, ang sabi ng studies, isa sa mga reasons ng stress is yung wala pa yung problema, pero ginawa mo na sa isip mo. Ano ba magagawa mo sa advance kung misip? Sana yung pagiging advance natin mag-isip nasa tamang lugar. No? You can look into your future and you expect not the devil to show up, but God to show up in your future. Right now, if you are in this dry season, no? Pag ganyan mo, ba't wala sumasama? No? 0-0 balance ka sa ATM. That's temporary. Everyone goes through this season, this stuff of the valley na tinatawag. And it doesn't mean na kailangan mo magtayo ng apartment doon sa valley. It's only, sabi niya, a short walk. Lalakaran mo lang, kapatid. And whether you like it or not, you need to go through this season. Amen. And then verse 5, tinan niyo to, ha? Encouragement na naman to. Sabi niya, verse 5, "And it says that you anoint, you prepare a table for me in the presence of my enemies." After niya nang, "Though I walk through the valley of the shadow of death," ha? Ang sabi sa verse 5, "You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil and my cup
runs over. Ano ibig sabihin niyan, kapatid? When the Lord said, "You anoint my head with oil." Yes, nandun ka sa dry season. Ngayon, tapos na. Ngayon, eto, bibigyan kita ng mga ideas. Ito yung malupit. You walk through the valley of the shadow of death, ang sabi ng Bible. No, you are in the presence of your enemies, sabi dito. And yet, my cup runs over. Parang imposible yata yun. I'm in the presence of my enemies. Sabi niya, you prepared a table for me in the presence of my enemies. And my cup runs over. Pwede mo, ito, encouragement sa atin kapatid, that whenever we experience things in life, financially challenging ang buhay, no? Balikan mo tong verse na to. No? Sabi dito, whenever you go stuff from the valley, keep eating the word. Yun ang ibig sabihin. Keep eating the word of the Lord. Hindi yung lakakan mo yung Bible, saka may kanan eh. Ibig sabihin nun, keep reading the word of the Lord. Kahit anong sabihin ng mga Marites or ng Taning, no? Hindi makakatapos ng pag-aaral mga anak mo. Ako na nagsasabi sa'yo, hindi mo kayang pag-aralin yan. And yet, nag-aaral ang mga anak mo. No? Kahit anong negativity ang sabihin ng mga kapitbahay ng kung sino man na parang alam mas advanced pa sila kay Lord, no? Alam nila yung future mo. Keep eating the word of God. Ang sabi ng Panginoon, you prepared a table for me in the presence of my enemies and my cup runs over. Pero kauli mo kanyang gimbal, kakalingwan mo nini. Ma, di kayong babayaran kayong school bukas. Eh, ano na naman yan. My cup runs over. No? Pagdating mo ng bahay, may good news sa yung asawa mo. Mila ko yaking obra. I prepared a table for you in the presence of your enemies. I will anoint your head with oil and your cup runs over. Yan yung ibig sabihin. Gamitin mo naman yung salita ng Diyos. Hindi yung kung ano lang yung sinabi sa'yo ng asawa mo or ng anak mo na tinakayan na naman babayaran. Don't focus on that. Keep eating the word and starve the devil. Starve the devil, I'm sorry. Gutumin mo ang kasi yan ang gusto ng kaaway eh. Yung every time na meron siya sasabihin sa'yo, papatulan me. Keep ignoring him by eating the word. Amen. Sabi dito, pila ko yung obra. Ala ang pangmayad tuition. Ang sabi dito, but God says, I'm with you. God is beginning to give you new ideas. God is beginning to feed your spirit. No, sa situation, in spite of what's happening, God is feeding your spirit. Meron kang pinagkukuhanan ng lakas ng pag-asa. And God wants to bring you to a place, not back to the place where you were. Ang Panginoon ayaw ng throwback. God does not take trips in your past. He wants to take trips in your future. Alam niyo kung bakit? Because the Lord is always moving forward. He wants to have a future na kasama kanya. So don't worry about your future kasi nandoon na ang Panginoon. He is not limited by time. He have forgiven your past, he gave you a new identity, and now your future is already there. So what's something to worry about? Sabi dito, stop praying for the job you lost. Start praying for the job God has promised. Don't pray, Lord, sana makabalik ako. Stop praying for that job. If you feel that's not part of God's dream for you. Only if nausap ang Panginoon. And start praying dun sa kung ano ang trabaho talagang ipinagkaloob ng Diyos para sa iyo. Stop praying for that person that left you. It's not good for you anyway.
di naman din siya nakabuti para sa iyo. Start praying for that man of God na itinadhana ng Diyos para sa iyo. Marriage is not based on age or maturity level. Marriage is only available for those who are commitment ready. If you are not commitment ready, kawawa naman ang ipapartner sa iyo ng Diyos. Diba? That's shift number two. Removing of the mana. Shift number three. Bilisan natin ng konti. Ito yung pinaka-favorite ko. Shift number three. Ang sabi ng Joshua chapter 3 verse 5, "And Joshua said to the people, sanctify yourselves for tomorrow, the Lord will do wonders among you." The end of verse 4, sabi niya, "For you have not passed this way before." There are people here today, no? You're still renting. Hindi pa sa inyo yung tinitirahan mo ngayon. Or there are people here today you're still waiting for their love of their life. Wow. No? Sino dito yung gustong maging sarili niya yung tinitirahan niya ngayon? Of course, lahat tayo. Ayaw natin na nungupan. Kahit yung church. No? Alam niyo, kapag bumabiyahe kami pa uwi every Friday, siyempre, nandun ako sa lugod ng sasakyan, no? Isa sa mga lagi kong ini-imagine, yung sariling building ng church. Kasi ayoko na nagre-renta tayo eh. Gusto ko lang yung sa atin talaga. No? Ang sabi ng Lord, there are people here today sabi dito, you have not passed this way before. Sabi dito, okay, meron pinrepair ang Diyos para sa akin, pero paano ako magre-ready dun sa pagpapalang paparating? Ang sabi ng Joshua chapter 3 verse 5, sanctify yourselves for tomorrow. Sanctify yourselves for tomorrow. Everybody say tomorrow. Ang ibig sabihin po niyan, a shift is taking place and one of the ways that you know that shift is taking place is when God, alam niyo po, kapag merong transition na nagaganap sa buhay natin, ito yung isa rin sa mga palatandaan. Una, people will live your life, tama? And then, mana stops showing up. Number three, God is poking, tinikol ng Lord ang attention mo to start being serious sa buhay pananampalataya mo ngayon. Alam mo, you know that giving thing, malaya, kunyari sabi ni Lord, no? Practice that. Or, you know that worship? Practice that. Somehow, meron tayong nafe-feel sa mga sarili natin that parang gusto ng Lord na maging serious ako. Gusto ng Lord na mag-seryosohin ko tong laakad ko sa pananampalataya. If you are going through that, ibig sabihin you are being transitioned to a new season. Sanctify yourselves for tomorrow. You're about to walk in a place you have no qualification for. Ano ibig sabihin nun? For tomorrow, you're about to walk in a place you've always dreamed of, but you have no experience in. Sanctify yourselves. Ibig sabihin, gustong i-guide ng Diyos yung kinabukasan mo. Gusto niyang i-lay yung foundation para dun sa kinabukasan mo, yung pangako niya sa'yo, pero meron tayong kailangan gawin ngayon. Sanctify yourselves. Ibig sabihin, increase your dedication to God. What was permissible in the wilderness is not permissible in the promised land. Kaya nga inalis yung mana eh. Diba? One of the things, siguro, the difference between me and Manny Pacquiao, no, let's say si Pacquiao may paparating na laban, minta kami McDo. No? Isa sa mga pagpunta ko sa McDo, ang gusto ko lang sa McDo yung ano eh, mga burgers nila eh, no? O order ako ng Big Mac, pero si Pacquiao kung kasama ko siya hindi niya gagawin 'yon. Why? Kasi he's preparing for a fight. And probably that fight is something na papanoorin ko lang sa TV, never ako magi-involve. Pero ang sabi ng Diyos, gusto ng Panginoon mag-involve ka dun sa fight.
And you cannot get involved if you keep eating the Big Macs, the French fries, and the hamburgers while you are, God is preparing you to God is preparing this season na itatransition ka niya. Sabi dito, for tomorrow, says the Lord, I will do wonders in your midst. Therefore, I look to my tomorrow with expectation because I have sown consecration. Ang ibig sabihin nun, I'm positive and I'm blessed. Yung excited akong tingnan or ma-experience yung kinabukasan ko kasi alam ko may ginawa ako ngayon. I have increased my dedication to the Lord. Kasi yun yung gusto niya eh. I will lay your foundations for your tomorrow. I will, sabi niya, I will lead you to places where you have no experience. But today, you need to consecrate yourselves. Today's prayer is tomorrow's power. Today's purity is tomorrow's pleasure. Today's fasting is tomorrow's breakthrough. Today's giving is tomorrow's prosperity. Today's righteous living is tomorrow's richest spiritual wealth and spiritual glory. Don't be encouraged. Don't be discouraged, kapatid. If may tinanim ka ngayon and ngayon hindi ka pa umaani. Sabi dito, for your sowing today is a preparation for what tomorrow comes. Hindi naman lahat na nagtanim ngayon kinabukasan aani agad. No? The reason why I'm excited for the future of my family, for the future of the church, is because I know that we, particularly the church or ako personal, I have sown my consecration today. But unfortunately, gusto ko rin i-warning kayo. Balik, pwede rin siyang mag-work negatively, ha? Today's flirting is tomorrow's fornication. Today's prayerlessness is tomorrow's powerlessness. Do you get the idea? Ang sabi kanina, today's prayer is tomorrow's power. But if you did the opposite, today's prayerlessness is tomorrow's powerlessness. Ganda, no? Today's compromise is tomorrow's scandal. Today's messing around is tomorrow's bankruptcy. And tomorrow's loss, and tomorrow's bankruptcy is tomorrow's loss and defeat. Let me give you a very short story about Rahab. Kilala niyo po ba si Rahab? And si Akan, kilala niyo si Akan? Si Rahab was a prostitute. Okay, so yung job niya, yung trabaho niya is hindi maganda. He was a prostitute. And yet, when the Israel sent spies, so before nila i-conquer ang Jericho, alam niyo anong ginawa ni Rahab? Tinago niya yung mga espiya na to dun sa bahay niya. Okay? On the other hand, si Akan, he was as part of God's army during Joshua's time. Isa sa mga lumalaban. Maganda yung future niya. He was part of God's army. And yet, meron siyang ginawa na talagang kinasuklaman ng Panginoon. After the fight, meron siyang nakitang magandang robe galing sa Babylonia, mga nag-sparkling na mga kagamitan. Inuwi niya ngayon yun. Tinago niya doon sa tent. And the next battle, natalo sila. Kamuha ng Joshua. Nagpatiluhod siya pa sa Panginoon. Sabi niya, Lord, bakit ganito? And then sabi ng Panginoon, talaga makanya na. Ating metong kie kayo. Ginawa yung emayap. Sabi niya, kinabukasan, galit na galit si Joshua, ginather niya yung tribes. Sino dito yung merong tinatago sa tent nila? Isa-isa yan. Tribes of Israel, I'm talking about thousands. And then si Akan, umamin. Sabi niya, ang sabi ng Lord, hanapin mo kung sino yung tao na yan na gumawa ng hindi kalugod-lugod sa harapan ko. And I want you to stone him to death and burn him. Sabi ng Diyos, kamuha na. So, umamin si Akan, anong ginawa mo? Sabi ni Joshua, nagtago po ako ng robe and mga spoils coming from our last victory. Pinahalugog ni Joshua yung tent. Ikitdeya kanya, natsula ka rin. Kamuha ng Joshua, sabi niya, bakit mo ginawa to sa amin? Sabi ni Joshua,
Rahab, ang tinago niya, mga espiya. Si Akan, ang tinago niya, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Rahab was a prostitute. Akan was an army of God in Israel. Pero tingnan nyo, yung tinago nila ngayon, ang nag-predict ng future nila. Si Rahab, he hid spies. And the next day, when the Israel conquered Jericho, only her apartment, only her house stood up. Ito malupit, naligtas si Rahab at ang kanyang pamilya. Lahat ng sa Jericho namatay. Sila lang ang naligtas. Bakit? Dahil dun sa tinago nila. Tinago niya. Ito pa malupit, napangasawa niya pa yung isa doon sa mga tinago niya. So full package, no? Alayang asawa, prostitute siya, no? Naligtas ang kinabukasan. Naligtas ang pamilya niya, may kuwaya pang asawa. Ngayon si Akan, ano nangyari? He hid things that are unworthy sa harapan ng Panginoon. He was stoned to death and he was burned. Two different examples. So let me ask you today, kapatid, ano ba yung tinatago mo? Masyado na naman direct yung masyadong direct yung tanong mo ah. What are you hiding today? Are you like Rahab or Akan? Remember, what you're hiding today is your tomorrow. After work, what do? Meron pa akong isang sideline. Pagod ka na nun, ha? After work, what do? Nag-aaral ako ng extra courses. Or yung iba naman, after work, what do? Gala. Inom. Happy. You may love your life right now because of all the pleasures that you experience. Today, yours seems okay. No? Compromise. But what about your tomorrow? I'm going to give you a little bit of encouragement, kapatid. The reason why God is not letting you get caught kung ano man yung tinatago mo ngayon, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi hinahayaan ng Panginoon na ma-expose yan is because He's giving you a chance to repent. Unang-una, dahil sobra ang pagmamahal niya sa'yo. Ayaw niya ng skandalo. Ayaw niyang unang-una makita kanyang nasasaktan. He's giving you a time to repent. The reasons why, feeling mo, ang galing mo magtago, no? Hindi dahil magaling kang matago at matalino ka. At hindi dahil walang nakakaalam. Alam lang Diyos lahat. The only reason na hindi ka nahuhuli or it's not getting exposed is because pinopospon ng Lord yung harvest as much as possible. I'm giving him a chance to repent. You see, this time, ang Diyos nagiging pasensyoso sa atin. No? On the other hand, those people na may iba pang sideline, nagpapagod para sa pamilya, nagtitake ng extra courses, bakit hanggang ngayon, nagpapagod ako para sa pamilya, para sa church, pero hanggang ngayon, hindi ako umaani. Yun sa first example ko, ang Diyos ay nagiging pasensyoso. Binibigyan kanya ng time mag-repent. Pangalawa naman, He's not giving you a reward yet. Unang-una dahil yung reward mo, yung interest nag-accumulate. Habang tumatagal yan sa bangko, tumataas yung interest. And the Lord is not giving you that blessing yet because He wants to prepare you para pagdating ng blessing, hindi ka ma-crush, hindi ka ma-overwhelm ng pagpapala. Kasi ang karamihan sa mga Kristiyano, kapag pinagpala na tayo, nakakalimutan na natin siya. Yun ang ayaw ng Panginoon. The reason why kahit nagpapagod ka sa ministry, nagpapagod ka para sa future mo, the reason why you're not receiving your reward yet is because God is still preparing you. Dun sa isa, pasensyoso. Dito, pine-prepare. Either way, good news. Tama? So I want to invite you today to put value in your tomorrow. Number four. Remember what God has done in the past.
Let me give you a background story. Hindi lang po Red Sea ang hinati ng Panginoon. Even the Jordan River. No? So ang sabi dito, sa Joshua chapter 4 verse 7, "Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the Ark of the Covenant of the Lord. When it crossed over Jordan, the waters of the Jordan were cut off." Ibig sabihin, nahati sa gitna ang Jordan River. "And these stones shall be a memorial for the children of Israel forever." Sabi ng Panginoon sa kanila, "I want to take you stones from Jordan." Sabi niya dun sa mga Israelites, "Kumuha kayo ng bato galing sa Jordan River. And put those stones together and make a memorial for you." Kapag nasa mga cemeteryo, in memory of, di ba? Doon sa mismong lapid ng nung namatay, kasi whenever we see that, we remember yung naging buhay ng tao. We look back, right? Ngayon, ganun ang instruction ng Panginoon sa kanila. "Get stones from the Jordan River and make a memorial for yourself. Para every time na makita yan ng mga anak ninyo at magiging apo ninyo, tatanong nila sa inyo, 'Ano yan, tay?" Ay, ito ba? This is a proof, testimony, na nangangailangan kami ng tulong that time at hinati ng Panginoon ng Jordan River. Parang trophy. Alam niyo ba yan? Trophy shows represents your victory, previous victory. Tama? God is pretty much saying to Israel, "I want you to remember what I did and make memorials of what I did even for your future generations." Alam niyo kung bakit ganun ang pinagawa ng Panginoon? Kasi ang Israel may chronic habit of complaining, mareklamo lo. Actually, hindi lang Israel. Mga Pilipino, complain, lagi nagko-complain. Americans complain. Japanese complain. Humans complain. Hindi ka tao, hindi ka naman nag-complain kahit minsan. So, the Lord is teaching them, before you complain, look at your trophy. And when I say complain, kagaya ng sinabi ko, parang walang ginagawa ang Diyos. No? Ang problema sa atin, alam nyo ito. Many of us forget things we should remember. And we remember things we should forget. Ano ibig sabihin nun? Marami sa atin nakakaalala ng mga bagay na dapat hindi natin maalala. Hindi naman natin inaalala yung mga bagay na dapat natin alalahanin. We remember our mistakes, but we don't remember God's miracles. We remember the mysteries of why, bakit nangyari to Lord. Hindi siguro sinabi ng Panginoon sa'yo, but we don't remember the miracles. We remember the pain, but we don't remember the healing. We go through stuff sa ating mga buhay na para bang di ko na nafe-feel yung presence ni Lord. Ano nangyari? No? Let me give you a secret. Life-changing po ito, ha? Makinig kayo. Was there a moment in your life where you're asking God, "Lord, mangusap ka sa akin," pero hindi siya sumasagot pabalik? No? Yes, there was. There was a point in my life like that. I'm asking the Lord, "Anong gusto mong gawin ko?" And yet, you're not getting a response. Tama po ba? Ito pa. Ang mga tao, naalala lang ang Diyos pag nahihirapan. Bumabalik sa Panginoon kapag nahihirapan. Pero ng mga pagkakataong nangungusap ang Panginoon sa inyo, may papansinan. Hindi totoo? Pero pag nahihirapan ka na, you try to go to the Lord, ask Him for the answer, but He doesn't answer back. Bigyan ko po kayo ng life advice. Gusto nyo? Life-changing po ito. What do you do when you are taking a test? Let's say nasa classroom kayo. O, kung balik muna tayo sa eskwelahan. What do you do when you're taking a test? Pwede mo bang, "Ma'am, ikaya po ba yung sagot? Ma'am, help!
Phone a friend. Sir, tulong po. You will never do that in a test. Right? Ang gagawin mo, yuyuko ka, babasahin mo yung tanong, at aalalahanin mo lahat ng itinuro ng teacher before she stops talking. Tama po ba? Aalalahanin mo yung mga sagot dun sa tanong na tinuro niya sa'yo para may maisagot ka dyan sa problema mo ngayon. Kaso nga lang, ang naging problema mo, kapatid, nung nangusap siya sa'yo, may papansinan. Ngayon, ma'am, problema ka, ngayon ka tumatawag sa kanya. You will never, hindi ko sinasabing hindi magre-respond ng Panginoon, but most of the time, when you are taking a test, the Lord will keep silent. Because He's teaching you to trust at alalahanin yung mga previous victories, mga pagpapala na binigay niya sa'yo, noon pa, nung okay pa kayo. No? You see, nasan ba yon? Nawala ako. Si David, nung tinalo niya si Goliath, humarap siya kay Saul. No? Ngayon, ang sabi ni Saul sa kanya, paano ka nakakasiguro na kaya mong talunin yan? Yung uncircumcised Philistine na yan. What's your proof, David? Ang sabi ni David, sige, pakita ko sa iyo yung trophy ko. Nakikita mo tong bato na to? This stone killed a lion. Ito namang isa na to, this stone killed a bear. At itong bato na to, the same stone will kill this giant Goliath. So David extracted faith from his previous victory. Balo na, may karamdam niya kang Lord. No? David extracted faith for his present struggle from his previous success that he had with the Lord. If you are going through something and you feel like hell broke loose, God has abandoned you, and you have no courage, strength to go through, remember the faithfulness of God. Remember what He did. Amen. Alam niyo ang problema sa atin, mga kadalasan, hindi yung faithlessness amnesia. You have faith, but you don't remember what God has done. Masa ikukini eh. Eh, pinagaling ka na nga ng Panginoon before, so anong, what are you complaining for? Remember what He did. Can I hear an amen? And lastly, number one is, people will live your life. Two, manna will stop showing up. Three, consecrate yourselves for tomorrow. And number four, remember what He has done before. And last, deliverance to dominion. I need to finish this. Very important po ito. Kadalasan, we experience attacks from the enemy. Regularly yan eh. No? We experience attacks from the enemy. It seems like demon is attacking me. I feel it in my heart. But what I want to encourage you today is to begin to exercise your authority as a Christian. Hindi yung every may minister si pastor at lagi kang atsukini. Hindi ko sinasabing mali yun, no? No. Magbiminister, lahat po ng gusto maipag-pray, punta po sa harapan, sabi ni pastora. Then, atsuka ka, Kenny. Tapos next week, atsuna ka na naman, Kenny. Ang susunod na linggo, nandito ka naman. Susunod na linggo, nandito ka na naman. Bakit, kapatid? Walang masama doon, ha? Walang masama doon. But I'm telling you, kung hindi ka bagong Kristiyano, ha? Kung bago po kayong Kristiyano, this is not applicable to you. Okay? If you are a new Christian, it's essential, it's a must that pastor should pray for you. But if you're not a new believer, matagal ka ng Kristiyano, exercise your authority. Aliwait ang magpapray ko, anong gusto mo ipag-pray ko sa'yo? Lord, pag-pray niyo po yung pagiging makakalimutin ko. Tapos sa Sunday, andito ka na naman. Anong gusto mo ipag-pray ko sa'yo? Pakalimutan niyo po yung pagiging makakalimutin. Di ba pala ako binag-pray pa lang yan last Sunday? Ay, nakalimutan ko po. You see, ang sabi ng Bible, God has blessed them and said, be fruitful and multiply, subdue the earth, fill the earth, and have dominion over this earth. Have dominion.
God will allow the enemy to come within your vicinity. Hindi ibig sabihin pag Kristiyano ka na, wala nang attacks. No? Iaalaw ng Panginoon na ma-challenge ka ng kaaway in your vicinity because ang gustong ituro na sa atin ng Panginoon is to walk in authority that Jesus Christ has commanded the devil, the demon, unclean spirit harassing you to get out of your life and live your life. Aliwait ang every Sunday at huwag kayo na magpa-pray over ka. Where you can do that yourself. Kasi ang problema lang, hindi mo ina-exercise yung authority, yung dominion mo. No? Okay, first Sunday, pinag-pray ka ni Pastor, na-deliver ka ngayon. Natawala yung pagiging makakalimutin mo. Na-deliver ka eh. Susunod na Sunday, suna ka na naman Kenny. May balik yun. God is building an army, not an audience. The church is not a theater. Na audience po kayo, audience tayo, no. Church is a training ground. At ang gusto kong makita sa church is a congregation that are warriors. Yung kaya lumaban, no? Nung tinukso ng demonyo si Jesus, nanahimik ba siya? Ang sabi niya, Lord, sino mo si taning, oh? Susumbong niya. Hindi ginawa ng Panginoong Diyos yan. Ang sabi niya, lumayas ka, Satanas. Because you are an offense to me. Jesus did that and you should do that as well. Exercise your... Na-deliver ka na, di ba? O nung KRE. Na-deliver ka na. I'm not saying don't let your pastors pray for you. That's not my point. What I'm saying is, exercise your authority. Na parang pag alam mo yun, meron bang time na nanaginip ka ng masama and then pagkagising mo, parang takot na takot ka or you're so worried. Exercise your authority. Pag kung may experience kang ganun, pagkagising mo, go to your prayer room. Lord, ano man yung open doors na nabuksan ko, forgive me. And I command this demon or unclean spirit to get out of me. Umalis ka dito sa amin, doon ka sa kapitbahay ko. Huwag niyo silang papuntahin doon sa kapitbahay mo. Exercise your authority. Hello. Alam niyo po ba, marami sa, di ba, we are warriors, di ba? Imagine niyo, meron kayong espada sa gilid. Dito, may espada kayo dito. Alam niyo po ba, marami sa atin, hindi pa nagagamit yung espada niya kahit minsan. Achuya kini. Ba, gamitin mo naman. Huwag mong pang tadtad ng sibuyas. Gamitin mo, ipanlaban mo sa liig ng kaaway mo. Dinisplain eh. This is not a deliverance church. This is a dominion church. Amen. Alam niyo po ba, 76% ng mga inmates sa United States, 76% ng mga nabilanggo sa United States, they end up going back to prison. 76%, ha? I wonder if deliverance is also the same. Kakapag-pray lang sa inyo, Pastor, ng sakit mo dito. At tsuna ka na naman kita. Pag-pray mo kung masakit. We get freed from something else. And instead of learning how to exercise an authority, of course, kapatid, hindi porkit pinag-pray ni Pastor, hindi nababalik. At hindi kasalanan ni Pastor yan kung bumalik. May sakit ka kinin, papapray ka. And then, second Sunday, galit ka kay Pastor. Pastor, hindi ka, ano, kulang yung faith mo, bumalik. Sinisime pa yung Pastor. Of course, it will come back. Of course, it will. When the Israelites left the Egypt, hinabol sila ng Pharaoh. Bumalik ang Pharaoh. Hindi totoo? Pero anong ginawa ng Israel? Hindi nila hinayaan na hilahin sila pabalik ng Egypt. Gumawa ang Diyos ng paraan. Binuksan niya yung Red Sea, dumaan sila, and then nalunod yung buong army ng Pharaoh alongside him. Of course, babalik yan!
The Lord is teaching us to exercise your authority. Hindi kapag may problema, Pastor, it's wala pong masama doon. Again, discretion. Hindi po masama yon. Pero if you are a Christian na matagal ng panahon, grow up! Meron po tayong children's room and children's ministry po dito sa church. Parang daycare. Hindi po para sa atin yan, ha? Grow up! Meron tayong daycare, children's ministry, para sa mga anak natin, hindi para sa mga nanay. Kasura yata, yung mga baby yung nandito, tsula ka rin. Susula lang. Grow up. Church is not a daycare. Amen. Can we all stand up po? Musicians? What did you learn today? Evaluate natin yung sarili natin. Am I being transitioned to a new season? If you are, you should be excited. Because you will walk in places you have not experienced before. You will receive opportunities where you have not experienced, you have no qualification for. Sino may gusto nun? Wala kang qualification, pero ibibless ka ng Panginoon. Hallelujah. And today, I challenge everyone, put value in your today. It's very important po. At ano man yung tinatago mo sa Panginoon, He's giving you He's giving you a chance to repent. At the same time, He is preparing you for the blessing na paparating. Amen. Can we worship the Lord for... Can we sing this song? Ang sabi ng itong kanta na to, "And I have lived in the goodness of God." In Tagalog, ako'y buhay dahil sa kabutihan ng Diyos. Without the goodness of the Lord, I don't know. Can we sing this song? I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will see of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. All my life. So good. With every breath, that I have made, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. In the goodness of God. All my life. Come on. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life. You have been so, so good. With every breath that I am making, oh, I will sing of the good. Vincent pa, mawitin natin, all my life.
Ikaw ay buhay dahil sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. If you are being transitioned to a new season right now, you should be excited. You will walk in places you have not experienced. You will open opportunities. You have no qualifications for ang sabi ng Panginoon. But today, I want you to consecrate yourselves for the Lord. Increase your seriousness, increase your dedication to the Lord. Amen. Hallelujah. If there are people that left your life today, if there are opportunities na nawala, it's part of the stuff of the valley. It's only temporary. Amen. Do not pray for those people to come back. Do not pray for the job that you lost to come back. Start praying for the man na ipinangako sa iyo ng Panginoon. Start praying for the job na ipinangako sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And of course, exercise your dominion. Exercise your authority. Huwag kang magpabuli sa kaaway. Hallelujah. Use your sword. Keep eating the word. For you, the Lord has prepared a table for you in the presence of your enemies. He will anoint your head with oil and your cup will run over. Ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong salita. For those people or for everyone that is experiencing a transition in their life right now, I pray. Alam ko, Panginoon, nakasama ka nila. Ano man ang pagdadaanan nila sa buhay, ano man ang mga pagsubok na haharapin nila. Because they know that you are with them, that you are with us. We have the strength, we have the courage na harapin, Panginoon, ang future kasama ka. And we will always depend on your word, like what was preached today. Holy Spirit, empower us. We cannot do nothing. We can do nothing without you. We are powerless without you. And as this 2024 shifts our season, Lord, we are ready. Your church is ready for your blessing. Your church is ready for your opportunities. Your church is ready to unleash whatever potential we have. This year, mas magagamit kami para sa iyong ministeryo, Panginoon. Salamat, Lord, for your word. Continue to bless everyone, lahat na nandito, Panginoon. I declare kingdom abundance. I declare kingdom provision. I declare the strength of the Lord. I declare the Holy Spirit in your lives. I declare the goodness of the Lord in your lives sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. And we give you all the praises and glory in Jesus' name. And in Jesus' name we pray and everybody will say, Amen.
through you, victory has come.